Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 MHz. Your news and music stations. And music station. BBS. Basta Barreta. Sigurado. Magandang umaga po, Bicolandia. Magandang umaga po dito sa probinsya ng Camarinesur. At magandang umaga po dito sa lungsod ng Naga. Pinagpalang umaga po sa inyong lahat, sa lahat po ng masusugid na mga tagapakinig at taga-subaybay live sa ating Facebook, sapagkat tayo po ay napapakinggan on air and online. Kaya po sa mga kabubukas lang marahil ngayon ng kanilang radyo at first time po ninyo na napadako sa himpilan pong ito. Ito po ang BBS DWLV 91.9 FM. At sa ngayon lang nakabukas ng radyo, kayo po ay nakikinig dito po sa Biyaya sa Pagkaaga. Sa ngalan po ng Alliance of Ministries of Metro Naga Incorporated, ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bolaños, at sa technical, si Sir Stephen Fabis. Maraming salamat po sa masusugid na taga-subaybay ng Biyaya sa Pagkaaga. At ngayon pong umaga, pasimulan po natin ang ating araw, ang ating umaga sa pamamagitan po ng pagbabasa, pag-aaral ng mga aral ng Panginoon upang tayo po ay makapagpasya ng tama, lalo na po sa ating gagawing mga pagpili ngayon pong araw. Ano po, dahil ang buhay ay puno ng pagpili, puno ng gagawing desisyon, kaya napakahalaga na pinapasimulan po natin ang ating umaga, ang ating araw sa pamamagitan po ng talagang pakikinig o pag-aaral ng mga aral ng Panginoon. Kaya sige po, tuloy-tuloy na ho tayo. At ngayon pong umaga, sa lahat po ng nagdiriwang ng kani-kanilang mga kaarawan, binabati ko po kayo ng maligayang kaarawan at ang Diyos ang siyang patuloy na siyang magpala sa inyo. Sige po, simulan ho natin ito sa panalangin bago tayo tuloy-tuloy na magsimulang mag-aral. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos sa langit, sa mga oras pong ito, kami po ay muli pong nagpapasalamat sa buhay na muli po ninyong ipinagkaloob, ipinahiram sa amin ngayong araw na ito. Salamat po sa kalayaan na kami ay malayang nakakabuklat ng Biblia, nakakabasa nito, at malaya po kaming nakakapakinig at nakakapag-aral pa nito. Kaya ngayong umaga sa aming pag-aaral, patnubayan po kami ng iyong banal na Espiritu. Dalangin ko po ang lahat ng makikinig ngayon at manunood ngayon at sa lahat pa po ng magre-replay nito pagkatapos. Ikaw ang siyang mangusap sa kanila, magbigay po sa amin ng paalaala marahil sa mga bagay na nakakalimutan na po namin at hindi po na pag-iingat ang mga pagpili. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Okay po, magandang umaga po kay Sister Nelda Mabait at sa buong Mabait family. Magandang umaga po sa inyong lahat at pagpalain kayo ng Panginoon. Gayon din po kay Sister Eva Agrigado at kay Sir Felipe Agrigado Jr. Magandang umaga po sa inyong lahat, kay Ma'am Lourdes Garrido, kay Ma'am Claire Dacuya Ricafort,
At sa lahat pa po ng makakapanood ngayon at makakapakinig sa kanikanilang mga transistor radio. Sige po, simulan natin ang ating umaga sa ating pag-aaral dahil binabalansi ko lang po ang ating oras dahil limitado ang ating oras at napakabilis. Ano po? Mula po sa bagong tipan, magbabasa po ako ng talata o bahagi sa banal na kasulatan na kung tutuusin, ito po ay napaka-pamilyar na talata. Kung kayo po ay palabasan ng Biblia, kung kayo talaga ay isang taong nagsusuri kung ano ang nilalaman ng banal na kasulatan, this is a very famous, this is a very familiar verse in the Bible. Ito ay napaka-pamilyar na sitas o talata o bersikulo sa Biblia. At ito po ay mababasa natin sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanatang 7, talatang 13 at 14. Ganito po ang nasusulat. Babasahin ko po muna sa... siguro diretso na tayo kasi kapos ang ating oras. Babasahin ko po sa pinababaw na Tagalog. Kasi kung sa King James Version ko ito babasahin, ito po ay Old English. Pero itong babasahin ko po sa dito sa hawak-hawak ko pong maliit na Biblia, pinababaw ito, pinasimple para kahit po mga ordinaryong tagapakinig ay makakaunawa nito. Mateo Kabanatang 7, talatang 13 at 14, ganito po ang nasusulat. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. So ang Diyos po ang siyang magpala ng ating pusong pagtatamnan ng kanyang mga aral ngayong umaga. Magandang umaga po kay Ma'am Nani Nazareno Piliña. Ang ngayong umaga, ang tatalakayin ko po sa inyo, pinamagatan ko po itong life right decision. Life right decision. Alam niyo po ba na sa buhay na ito, napakahalaga ang magdesisyon ng tama. Uulitin ko po, tamang desisyon. Sapagkat sa buhay na ito, nakakagawa tayong mga tao ng maling desisyon. At lalo na nga po, dito sa ating pag-aaralan, hindi ito biro-biro. Ang pinag-uusapan ditong tamang desisyon, ito ay may kaugnayan sa pangwalang hanggang destinasyon ng ating buhay pagkatapos ng ating kamatayang pisikal dito sa sanlibutan. Kaya nga po, kung ikinukonsider ho natin ang ilang mga desisyon sa buhay dito sa lupa, edi mas lalo na i-consider natin, isaalang-alang natin ang gagawin po nating desisyon sa ating eternal destiny. Sa ating eternal destination. Sabi ko nga po, itong pag-aaralan natin ngayong umaga ay nabibilang ito doon sa mga major decisions in life that we need to put into major consideration. Kung uulitin ko, kung pag nagdedesisyon tayo sa buhay, kadalasan inuupuan natin ito at gumagawa tayo ng mga tinitingnan natin ang lahat ng anggulo kasi baka doon sa isang side, baka magkamali ka ng pagpili o desisyon. Uulitin ko po, itong pag-aaralan natin, mas mahalagang itong dapat na isaalang-alang. Sapagkat kapag nagkamali tayo dito sa desisyon na ito, uulitin ko po sa inyo, tayo na rin ang nagtakda ng ating eternity. Ibig sabihin, sa gagawin nating desisyon dito sa ating pag-aaralan, tayo na rin ang magtatakda kung saan tayo papunta pagkatapos na tayo ay mamatay dito sa daigdig. Sapagkat hindi naman tayo dito permanente.
Baka mamaya, baka bukas, makalawa, bawian tayo ng buhay. At habang tayo nabubuhay, wala po tayong ginawang tamang pagpili. At doon ho nakasalalay ang ating kaligtasan o doon din nakasalalay ang ating kapahamakan. Kaya nga dito sa ating pag-aaralan, ang Panginoong Jesucristo na siyang nagsabi nito, ay nagsalita siya na ang sabi niya, may dalawang uri ng pintuan at may dalawang uri din ng daan. Kaya tatalakayin ko ngayon sa inyo, life, right decisions, at nakapaloob po dito ang dalawang bagay. Una, a choice that we must make. Number two, a path that we must take. Yan po ang dalawang bagay na tatalakayin ko sa inyo ngayong umaga na nakapaloob po dito sa Mateo Kabanatang 7, talatang 13 at talatang 14. Ang pagpili, ano po, na ating gagawin at ang daang dapat nating piliin. Yan po ang ating pag-aaralan ngayong umagat. Tuloy na ho tayo. Sa panahon natin ngayon, kung kayo ay nagiging mapagmasid, ako mismo, napansin ko po yan, na kahit sa social media, napakarami ko pong nakikitang nag-aaway-away sa ngalan ng relihiyon. Nagyayabangan at nagpapagalingan na nauuwi tuloy sa galit, sa mga masasamang mababasa mo sa mga comment section. Diba? Dahil po sa may mga tao na pinag-aaway-awayan ang salitang relihiyon. Pero alam niyo po ba, mga minamahal kong mga tagapakinig, dapat na ang dapat nating isaalang-alang sa buhay na ito ay kung ano ang ating pinipili na may kaugnayan sa ating ikaliligtas ng ating kaluluwa. Kasi may mga tao na masyado tayong after sa ikaliligtas ng ating physical, ng ating katawan, doon tayo masyadong nakapokus eh. Kahit nga sementeryo pinag-aaway-awayan, pansinin ninyo. May mga tao na mayabang ang tingin sa sarili na pag namatay ka niya, wala ka pang kabaong, wala ka pang paglilibingan. Tapos, wala ka pang luti sa sementeryo. May mga ganyan, may naririnig ako mga ganyan eh. Para bagang ang focus nila ay saan ka ililibing, ano dapat ang maging kabaong mo, ano naman kung napakaganda ng kabaong mo. Sabi nga, naalala ko nga po si Michael Jackson nung siya'y nabubuhay pa. Na-interview siya ng isang sikat na mamamahayag. At kasi, kaya siya tinanong, may nakita kasi kay Michael Jackson na mamahaling kabaong. Tinanong siya. Sabi niya, sir, bakit ka bumili ng mamahaling kabaong? Diyan mo ba gustong ilibing? Sabi nung nag-interview kay Michael Jackson. Sabi ni Michael Jackson, ganito ang kanyang sagot. Kung isasali natin sa Filipino. Sabi niya, hindi. Binili ko yung kabaong na yan para mapabilang lang sa aking mamahaling mga koleksyon. Yan. May pagmamayabang na ganun ang kanyang sagot. Sapagkat ayaw kong mamatay, sabi ni Michael Jackson. Ayaw niya daw mamatay. I want to live forever, sabi ni Michael Jackson. Pero alam naman natin katotohanan na namatay siya. Hindi ba? Ngayon, anong punto ko? Sa ating kapanahunan ngayon, pinag-aaway-awayan ng tao ang kung ano ba ang itsura ng kabaong mo at kung saan ka ililibing. Ay, napakakawawa naman ng tao pagka ganyan ang basihan ng ating pagpili sa buhay. Ano naman kung pakamahal ng kabaong mo? Ano naman kung may nakahanda ka ng libingan? Hindi po yan ang issue eh. Ang issue, saan ka pupunta pagka tayo namatay? Kasi ang katawan natin mabubulok. Diba, babalik sa alabok. O kung dinaan pa nga sa cremation, magiging abo agad-agad.
Kaya nga lang, dito sa ating pinag-aaralan, mga minamahal kong tagapakinig, ito po ay desisyong pang walang hanggan. Kaya po, sabi ng Panginoon, kung babalikan natin, may dalawang uri ng daang nilalakaran ng tao. Una, ang malawak na daan. Malawak, malapad. Ibig sabihin, yan ang gustong-gusto ng tao. Yung bang likas sa tao na ayaw nating nahihirapan. Gusto natin na kahit sa ating mga dinadaanan, walang sagabal, walang istorbo, lalo nga kung nagda-drive ka, di ba? Gusto natin tuloy-tuloy, hindi ka na kailangan bumaba at aalisin mo yung harang na nakaharang sa iyong daraanan. Likas po yun sa tao. Kaya nga po sa ating kapanahunan, nauuso ang instant coffee, instant noodles, instant na mga appliances na hindi mo na kailangang magkusot ng damit kasi may washing machine. Diba? Alos nauuso ngayon ang instant. Ibig sabihin, likas sa tao na gusto ng tao na kukuha ang lahat ng bagay sa madaling kaparaanan. Pero alam niyo po ba na pag pinag-uusapan ho natin kaligtasan ng ating kaluluwa, hindi ito instant. May gagawin ho tayong pagpili. May gagawin tayong pagsasaalang-alang. And besides, pananagutan natin ito sa Diyos kasi binigyan tayo ng Diyos ng tinatawag na free will. Kalayaang pumili, kalayaang magpasya. Pero siyempre, pipiliin natin yung daan ng Panginoon. Pipiliin natin yung tama. Kaya nga pinag-aaralan natin ngayon, life, right decision. Right decision. Pipiliin natin ng tama, matino, wasto na desisyon. Lalo na kung ang pinag-uusapan ay ikaliligtas ng ating kaluluwa. At ang sabi ng Panginoon, marami ang pumapasok sa malapad, sa maluwang na daan. Tandaan po ninyo, mga minamahal kong mga tagapakinig, hindi ibig sabihin na kung mo dinadaraanan ng marami, yun ang daan ng kaligtasan. Hindi kung mo ginagawa ng nakararami, yun ang tama. Katunayan, kung alin pa nga ang tama, kakaunti ang pumipili nito. Mula mismo sa bibig ng ating Panginoong Kristo, kanyang sinalita na mas marami ang dumadaan sa daan ng kapahamakan. Imagine, ibig sabihin, pinipili yun ng tao, samantalang may pagpipilian. Pero mas pinipili ng tao yung ikakapahamak ng kaluluwa. Alam nyo, hindi naman tayo perpekto. Nandoon na tayo. Hindi tayo perpekto. Pero oras na mapansin natin na tumatahak na tayo sa ikakapahamak natin, ay binigyan naman tayo ng Diyos ng isip. Halimbawa, masama nga ang iyong nakaraan. O sabihin natin, masama ang iyong nakaraan. Pangit, masakit, mapait. Naligaw ka ng landas. Pero at least, nung magkaroon ka ng tinatawag na life realization, nagdesisyon ka na bago magtapos ang buhay mo, nagdesisyon ka pa rin ng tama. Kumbaga, mula sa ligaw na landas, bumalik ka sa tamang landas. Yun ang mahalaga sa Panginoon. Hindi na yung nakaraan. O bagaman ang tao mapangusga, talagang babalik-balikan ng tao yung nakaraan mo. Hahatulang ka ayon sa nakaraan mo. Pero ang Diyos hindi ganun eh. Ang Diyos po ay nagbibigay ng many chances sa buhay ng tao. Na kung nagkamali ka sa nakaraan, sinadya mo man o hindi, o kaya biktima ka ng mga planted evidence, biktima ka ng mga taong mapangsamantala at mapang-api ng kapwa, tapos na yon. Ang mahalaga yung ngayon. Ngayon, halimbawa, ngayong mga oras na ito, alam mo naman sa sarili mo na naliligaw ka ng landas, ginagawa mo ang mga labag sa kalooban ng Panginoon, hindi pa naman bagahuli ang lahat. Lumakad ka doon sa daang gusto ng Diyos. Ang problema nga lang, ang sabi ng Panginoong Kristo, yung malapad na daan, yun ang dinadaanan ng marami. Kaya baga, ang una kong tinatalakay ngayon, a choice that we must make, ang pagpili na dapat nating gagawin.
Oh, saan ka dadaan? Sa malapad o sa makipot? Sapagkat ang sabi ng Panginoon Jesucristo, ang malapad, doon dumadaan ang marami. Ang problema, yung malapad na yun, yung madaling daanan, is papunta sa kapahamakan. Yun ang problema doon. Samantalang ito namang makipot, ito naman yung mahirap na daan, pero papunta naman ito sa kaligtasan. O papunta ito sa siguradong daan na pag tinahak mo, dadalhin ka sa Diyos. O, magandang umaga po kay Sir Arnel Malaga. Yan. So mahalaga na maintindihan natin ito at maipaalala sa atin. Baka kasi sa mga sandaling ito, baka sa kasalukuyan, ay ang dinadaanan nating daan ay isang komportabling daan. Nandiyan ka sa tinatawag na comfort zone. Ano, palagay ka dyan sa iyong kinalalagyan, pero hindi ka nagiging mapanuri na madali nga ang lahat ng bagay. Kaso nga lang, ang napipili mo ay maling daan, maling desisyon. Na sa dako pa roon, dadalhin ka sa impyerno. O, kaya baga may naririnig tayong mga salitang katulad nito. Buhay ka paan niya, sinusunog ng kaluluwa mo sa impyerno. Diba? Naririnig natin yan sa mga teleserye, sa mga pelikula. Alam nyo ba na in reality, totoo po yan? Bakit po totoo? Kasi nga, kung ano ang ginagawa mo sa kasalukuyan, kung ano ang daan tinatahak mo sa kasalukuyan, ang siyang makapagsasabi kung saan ka papunta pagkatapos mong mamatay. Hindi ang pagsasabi ng tao na ayaw ko sa impyerno ang maglalayo nga sa kanila sa impyerno, kundi ang buhay na ating ipinamumuhay sa kasalukuyan ang siyang makapagsasabi ng ating eternal destination. Kaya nga, huwag natin itong basta-bastahin, mga minamahal kong mga tagapakinig. Seriously, napaka-seryosong bagay ito. Ang pinag-uusapan natin ngayong umaga, kaligtasan ng ating kaluluwa. Oh, sapagkat pag nagkamali tayo ng desisyon, ay tiyak, buhay ka pa nga. Oh, sabi nga, buhay ka pa nga, sigurado na kung saan ka pupunta. Naalala ko yung nasusulat, kung pwede ninyong basahin kung may katabi kayong Biblia. Ebanghelyo ni Juan, Kabanatang 3, Talatang 17. Ang sabi dyan ng Panginoon Jesucristo, ang hindi sumasampalataya sa anak ay hinatulan na. O imagine, future tense, di ba? Yung hindi sumasampalataya, hinatulan na. Ibig sabihin, alam ng destination. Bakit hinatulan na? Kasi nga, buhay pa, ang pinipili ay maling landas. Hindi landasin ng Diyos, kundi landasin ng mga gawaing dinidikta ng demonyo. Oh, pangalawa, a path that we must take. Yung daang dapat nating piliin talaga na kailangan ng paninindigan. Ito yung daang makipot. Hindi ito madali. Kaya nga kailangan nito dito ay paninindigan na kahit mahirap, basta ginagawa mo ang tama, nabubuhay ka ng tama, nabubuhay kang maka-Diyos. Di bali nang mahirap ito, basta sigurado ka naman na kapag namatay ka, pag namatay tayo, tiyak ang kaligtasan natin. Naalala ko po, kung may Biblia kayong katabi, buksan nun ninyo ang Lucas, Kabanatang 9, Talatang 23. Nagsasabi ay ganito, ganyan ang nasusulat dyan. Sabi ng Panginoon Jesucristo, ang ibig sumunod sa akin, sa pinababaw na Tagalog, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Sa ibang Tagalog pa nga, itakwil eh. Itakwil ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Oh, ang tanong, madali bang sumunod sa Diyos? Hindi po. Kailangan, sa pagsunod sa Diyos, kailangan ng paninindigan na kahit na sinasabihan ka ng masasama ng iba, basta ang ginagawa mo ay tama, maka-Diyos, o hindi ka papa-apekto sa ganoon. Kahit na
inuusgahan ka ng iyong nakaraan, basta ang pinamumuhay mo ngayon ay tama na, maka-Diyos, papunta sa kaligtasan, huwag mong intindihin ang mga panguhusga ng kapwa. Ang mahalaga, tamang daan ang tinatahak mo. O mga kaibigan, mga kapatid, mga minamahal kong mga tagapakinig, nabubuhay tayo ngayon sa isang panahon na kung saan naglalatag ang demonyo kahit sa social media ng mga kasinungalingan. At dapat tayo ay maging mapanuri sapagkat kapag wala kang alam sa tamang aral ng Panginoon, talagang pipiliin mo ang isang daang sa palagay mo ay tama. Pero yun ay papuntang impyerno. Kaya mga kulang po ang ating oras, mga minamahal ko mga tagapakinig, nawa sa ating pinag-aralan ngayon, magandang umaga kay Sir Lauro Rivera San Jose. Sana sa ating pinag-aralan ngayon, nagbigay ito sa atin ng paalaala na hindi na mahalaga yung nakaraan. Ang mahalaga yung ngayon, lalo na nga kung ang pinag-uusapan, kaligtasan ng ating kaluluwa. Piliin natin ang sinasabi ng Panginoon na daan, piliin ang daang makipot. Nasabi pa nga ng Panginoon sa Kristo, kakaunti ang nakasusumpong nito. Imagine, para na rin sinabi ng Panginoon, mas marami ang pupunta sa impyerno kaysa pupunta sa langit. Naalala ko pong paalaala ng mga alagad. Kung may Biblia kayo, pwede niyong buksan ngayon. Aklat ng Gawa, Kabanatang 14, Talatang 22. Sinabi dyan ng mga alagad na pinalakas nila yung mga nananampalataya at sinabi sa kanila na bago ka makapasok sa kaharian ng langit, may mga kapighatian ka munang dadaanan. O, ibig sabihin, ang pagpili ng makipot na daan ay nangangailangan ng matibay na paninindigan. Na di bali nang nahihirapan ka, di bali nang nagtitiis ka, basta hindi ka talaga gagawa ng mga bagay na dadalihin ka sa kapahamakan. Oo nga, sagana ka naman, mapera ka naman. Ang tanong, saan galing ang pera mo? O, di ba yan ang tanong dyan, saan galing ang pera mo? Kasi may mga yumayaman sa madaling paraan pero galing sa masama. May mga yumayaman naman na galing talaga sa pagsisikap. May yumayaman din naman na galing sa biyaya talaga ng Panginoon. O, kaya dapat magkaroon tayo ng paninindigan na kahit di bali na tayo maghirap, basta manatili lang tayong maging maka-Diyos. Kaysa naman sagana ka, pero ang kapalit naman nito ay kakapahamak ng iyong kaluluwa. O, so piliin natin ang makipot na daan, mga minamahal kong mga tagapakinig. Hindi ito madali, pero kailangan dito ang matinding paninindigan na kahit may hirapan ka, basta sumusunod ka sa Panginoon, okay lang. O, at least, pag namatay tayo, sigurado naman ang ating eternal destination. Okay? Let's pray. Manalangin po tayo dahil kapos na ang ating oras. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa paalaala ng iyong mga aral ngayong umaga. Dalangin po namin ang mga taong naliligaw ng landas, mga taong mas pinipili pa ang wag mahirapan, pero ang kapalit nito ay kapahamakan. Subalit sa mga anak mo, Panginoon, sa lahat ng totoong sumasampalataya sa iyo, mahirap man, Panginoon, bigyan po minyo po kami, Panginoon, ng masaganang biyaya na kahit kami nahihirapan, manatili po kaming malapit sa inyo at sumusunod sa iyong kalooban. Pagpalain niyo ang lahat ng nakinig at nanood at sa lahat pa po ng magre-replay nito. Pagpalain niyo po ang himpilang ito ng BBS DWLV 91.9 FM. Pagpalain niyo po si Ma'am Lalaine Villaferte Abunal at ang buong Villaferte family at ang lahat ng staff ng radio station na ito. Salamat po. Purihin ka, Ama, sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen. Muli po, ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bulanyo. Susunod na po ang Kakampi Network News, ibabalita ni Sir June Bernas. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos.